Lumalabas na pangatlo ang Pilipinas sa buong mundo bilang polluter pagdating sa plastic waste. Kaya naman isinusulong ng DOST ang makakalikasan at matipid na paraan ng pagre-recycle. May report si Rod Lagusa, Rise and Shine Rod. Ang polusyon na dulot ng plastic ay isang malaking problema ng bansa. Malaki ang banta nito sa kapaligiran. Kabilang na dito ang microplastic na napupunta sa katubigan na maaring kalaunay, humalo sa inumin at lamang dagat. Pangatlo ang Pilipinas sa pinakamalaking plastic polluter. Nasa 2.7 metriko tonelada ng plastic waste ang nalilika ng bansa kada taon. Ayon kay DOST Secretary Renato Saldom Jr., ito ay dahil plastic ang madalas gamitin sa bansa, tulad ng sachet. Base sa datos, ang isang average na Pilipino ay gumagamit ng halos 600 piraso ng sachet, halos 200 shopping bags, at lagpas 100 sandbags kada taon. Kaya sa isinagawang National Stakeholders Meeting kung saan kabilang ang DOST at International Atomic Energy Agency, tinalakay ang paggamit ng nuclear technology sa plastic recycling. Imbes na gumamit ka ng iba pang mga kemikal para magamit mo sa recycling ng plastic na masama sa environment. Kasi nga, gusto mong maprotektahan ng environment pero gumagamit ka pa ng chemicals para maproseso ito, imbes na ganun yun, gamitin na yung irradiation. Gamit ang prosesong ito, mababawasan ang green gas emission at maging ang proseso ng recycling, kaya mas makakatipid. Halimbawa nito ang pagbuo ng construction materials tulad na lang nitong eco-friendly tiles na gawa mula sa plastic. Kabilang ang Pilipinas sa pilot countries para sa prosesong ito. The transition from the research and development to the industry adaptation is a crucial point. For new tech plastic to success, concrete efforts to engage various stakeholders with their respective countries is crucial. Binigyan din naman ni Solidum na mahalaga ang pagpupulong na ito para malaman ng publiko na may pamamaraan para mapakinabangan pa ang plastic tulad ng pagkakaroon ng mga irrigation facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kailangan ding pag-usapan ano pa ang next steps. Paano ba ito masascale up sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sino pang mga industry partners ang interesado na mag-partner dito. Hopefully by next year, pag nagka-pilot na tayo, titingnan natin kung gaano ka-effective or efficient ang operation na to at paano naman ang magiging support operation. Ayon pa sa DOST, bukod sa partisipasyon ng pamahalaan, higit na kailangan ang disiplina ng publiko. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.